Sa pangyayari ngayon, ang dami-dami po talaga sigurado ang nadidepress. And then may mga anxiety attacks. Now, kaya ko gagawin ang video na to kasi nga gusto kong i-share kung paano ko pinaglabanan yung mga pangyayari na nagkaroon din ako niya. Yes, totoo po yan. Hindi ko ikinahiya yan. Kasi nga, minsan may mga ups and downs talaga tayo, di ba? So may mga family concerns talaga tayo. And then at the same time, dahil nga single mother ako, talagang may mga anxiety attacks talaga. Okay? Kasi bakit? Hindi mo alam kung paano pagkainin yung pamilya mo. Hindi mo alam kung mapapakain mo ba sila or mapapalaki mo ba sila, ganyan. At ang pinakamatindi talaga, ayaw ko silang iwanan. Kaya nga, lalo na dito sa Pilipinas, ang hirap ang hanap ng trabaho. So talagang, as in, ang anxiety attack ko noon, grabe, as in, hindi ko nga alam, eh, no? Bigla na lang, parang kakabog yung dibdib mo, bigla na lang parang sasabog siya. Kaya na hindi mo alam kung saan ang galing. Na, dumating nga yung punto na yun na parang feeling ko, may sakit kaya ako sa puso? Parang ganun kasi wala siyang tigil eh. Wala siyang tigil talaga. Tapos malalamig yung ano, manglalamig yung liig mo na ano, hindi mo maintindihan. So in fact, talaga pong ano, sumama ako sa mama ko talaga na ano, magpa-check up sa heart. Okay. Talaga sabi ko, sige lang doon, mababa ano, ECG talaga ako, di ba? Magpa-check up talaga ako. Ano pa bang ibang mga dapat gawin para makita talaga kung ano yung ano, paano kalagayan ng heart ko. So to cut it short po, talagang sabi nito, healthy-healthy po talaga. Di ba? Hindi ka ano, wala kang sakit sa puso. Parang ganyan. So, kaya sabi ko, ano ba talaga? Bakit kaya ganito, no? And then, dumating din yung punto na yun nga, yung depression. Kasi, i-explain ko yung regarding sa difference yung dalawa. Kasi noon, naguguluhan din ako niyan, eh, no? Yung anxiety talagang sobrang, ano, sobrang kabaka, sobrang kang takot, hindi mo maintindihan kung anong kinatatakutan mo. Yung depression naman, sobrang sadness talaga. As in, hindi mo maintindihan, bakit sobrang akong lungkot, bakit lagi akong umiiyak, parang ganyan. So, talagang naranasan ko po yun, na kung saan yun po yung i-share ko sa inyo dito, kung paano talaga, no, paano ako bumangon. Ang first tip ko po sa inyo is decide. Decision lang po. Hanap po kayo ng lakas nyo. Like for example, sa case ko, ang lakas ko is mga anak ko. Ayokong mamatay na maaga, ayokong iwanan sila, ayokong ganito na hindi ako, di ba, hindi ako able na maghanap ng pagkakitaan dahil nga sa sobrang depression, sa sobrang anxiety, ganyan. So talagang ano, nag-decide ako, ano ba talaga yung dapat kong gawin dito. So after ko noon na nagpa-check up sa heart ko, kumbaga parang dinesisyonan ko na kailangan kong alamin kung anong rason. Ano ito? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Bakit sila tumatawa? Bakit ako hindi? Ganun talaga lumating yung punto na ganyan. Na, bakit sila masaya? Bakit ako hindi? Bakit ako umiyak, sila tumatawa? Parang ganyan, no? So talagang dumating mo yung punto na yun, ayoko na nito, di ba? Hindi pwedeng ganito na ako yung nagbukmuk dito, sila doon naglalaro, nag, di ba? Masaya, tapos ako hindi. So, ni-research ko po yun, thanks to Google, ni-research ko po yun, talaga pong inalam ko kung sino at ano yung mga dapat mong gawin. Kakausap ka ng ano, ng mga professionals. Kaya lang sa probinsya namin, wala pong ganun. Wala professional na kakausap sa mga tulad ng mga sakit na ganyan. So, kasi nasa probinsya ako. So, nahanap ko ng YouTube channels na makapagbigay sa akin ng mga ideas. So, cut and short, nakahanap ako talaga. And then, yun nga, sinunod ko yung mga sinasabi niya. Okay? Basta ang una kong ginawa, nag-design ako, bumangon ako, nag-design ako na hanapin ko yung solusyon. Number two, gawin mo talaga yung tamang diet. Tamang diet, kasi sabi ng ano, ng isa sa na-search ko, makatulong talaga yung ano, tama yung nutrition ng ano, ng katawan mo. During that time, ang nangyari sa akin, nag-low yung potassium ko. So isa pala yun sa dahilan kaya ako mayroong anxiety attack, kasi feeling ko para akong ano, inatake. Kasi ano eh, gaganon yung pag-low yung potassium mo, parang yung ano, mag-numb, no? Mag-numb ka, tapos dito ko mag-numb, o yun dito ko nag-numb. So parang feeling ko inatake. So yun yung ano, parang anxiety attack din. So kaya kailangan ayusin ko yung mga nutrients ko, inayos ko yung potassium ko, then tapos yung water ko talaga, grabe, isang baso per day lang ako noon. Kaya ngayon pinipili ko talaga na maging 8 glasses per day. So talaga pong inayos ko yung water intake, pagkatapos yung fruits, vegetables, fish, olive oil, yun po, kailangan mo siya talaga ano. And then basta tamang nutrients mo talaga, no? And then tulog po. Okay, tulog. Kailangan talaga tamang tulog. Mayroon ka, kasi hindi talaga pwede na 4 oras lang, hindi talaga pwedeng 5 oras lang. Hindi talaga pwedeng tulog manok ka. Kailangan talaga deep sleep po. Kailangan makapagpahinga ka talaga ng husto para ano, maayos yung ano, yung sistema mo. Lastly po, ito po, bago ko sabihin yung pinakalas, alam ko po magkaiba tayo ng paniniwala. May iba-ibang paniniwala yung tao. Now, ito po yung para sa akin, na pwede po mayroon kang belief na mayroon ka. Basta ang gusto ko lang punto dito sa pangatlo is devotions. Okay, devotions yung ginawa ko. Since Christian ako, so ang devotion ko is about Christianity. Okay, so prayer, praise and worship,
ganun yung ginawa ko. So kahit na nasa loob ako ng kwarto, kahit na inatake na naman ako, bigla akong sasayo at kakanta, di ba, mag-praise. Then talagang devotion yung isa sa pinakamalaking factor na talagang nawala yung ano, yung depression at saka anxiety attack na yan. Hindi na siya talaga bumalik. So I hope na katulong ito sa inyo kasi talagang matagal ko nang sinabing gusto kong i-share sa inyo yung mga naranasan ko. Baka mayroong matulungan ako dahil sa pag-share ko nito kasi nga dahil sa sitwasyon natin ngayon, di ba, parang mostly, lalo na yung mga OFWs na malayo sa pamilya, ba? Tapos makita nila na marami yung sa lugar namin, ganyan-ganyan, di ba? Siguro, tawag kayo ng tawag na, yung mga anak ko kayo, ano? Normal ko kasi mother din po ako. So kaya lang, kung wala kang magawa sa sitwasyon na yan, kasi nga malayo kayo, malayo yung pamilya nyo, talagang yun po yung kaya nyo gawin. Decide po na maging matapang, tapos ayusin niyo yung diets mo, yung kain mo, yung tulog mo, yung tubig mo, and then devotions lang po. So I hope mayroon kayong mga natutunan sa mga share ko dito. So comment ko po dyan sa baba if ever po na mayroon ka pang katanungan. And then kung mayroon pa po kayong mga videos na gusto niyong gawin natin dito, baka kaya kong gawin, so comment mo lang din dyan sa baba. And then subscribe lang din po kasi libre naman eh, no? Wala namang ano, mawawala kasi talaga pong ibibigay ko sa inyo dito. Lahat ng tips po na alam ko at kaya kong ituro sa inyo, talaga pong ituturo ko sa inyo dito. Join din po kayo sa team page po namin para po doon makikita niyo po yung more trainings na gagawin ko. So click niyo lang din po dyan sa baba yung Facebook team page po natin. Thank you so much! Bye!